Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang takilat banto upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob. Papagyaman mo ang kabutihan ng mundo at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Sigo
sibuk dengan kekayaan, harapan yang tak disimpan. Nah, ini lihat nang kaya mana Aisyah Sandi dan baru di Balita. Ini kasih berita nang ini sinyape. Baru di Balita, ayo meru ini digerai. Sepakat pun ini sinyape, para semua tuka, ay meru ini digerai. Bila dalam lahat ng tao ay nagiging lukha, naalala niyo yung kasasagal ng COVID, diba na binigay ng ayudan ng gobyerno, ng simbahan din. Pero sinasabihan na paglagay ng upuan sa harap ng bahay, upuan ay kahit yung magaganda ng gig, pinupuan din, mas marami pang lagay ang upuan. Lahat na lang ng tao na iging lukha kapag sinasabi, yun may ibigay. Sapagkat, hindi maganda na pag-iisip natin ay kung mabuting balita, meron tayong makakanda. Dahil wala tayo, meron kawalan at tatatapin natin. Sapagkat ang ibig sabihin ng ating Panginoon ng mabuting balita para sa mga lukha ay yung kapasidad na kamunin ang sarili. Narumay, makakalapat ba ng isang bagay ito, mahal ang sarili at kaayaman ito ang mga nakanda at hindi na magiging lukha ang pag-iisip. Ano ba yung pag-iisip na lukha na? Ako'y nangailangan, ako'y tatanggap lang. Maghintay lang ako na tatanggap. At kapag hindi ako makatanggap, ayan. Maghahaway. Inaaway yung coordinator na hindi ka nakasama sa lista. But it's the capacity that matters. Kapasidad na iawa ng sarili at na makatulong sa sarili at sa kapwa. Na hindi na tayo, pag-iisip na tayo ay palaging nangailangan at kailangan ayudakan palaging. Tingnan po ninyo, sino niya ako pang mahilap sa mga pinak na sila'y dalaya? Kung tayo'y lihat, ikaw na sa kulungan tayo, meron tayo na gawang isama. Ano ang mabuting balita para sa isang tao na mga nasa kulungan? Palayain siya. Makalaya na siya, pero siya ay lumaya sa kanyang konsensya. Kung siya talagang may sana na nagawang masama, sapat na ba na palayain lang siya? At maaating ba ng konsensya ng isang tao na siya nagawa ng pinsala na hindi na lang siya mataro sa akin? Yun yung attitude na basta lang makalaya. Mahala na kung ano yung nagawa ko and there's not even the intention na paglaya ko, magbabago na rin ako. Because it matters na kung tayo na sa loob ng gulungan na sa labas, pero kung ating konsensya ay pinahal pa rin sa mga isyo, wala pa rin mangyayari. Alam nyo naman yan. Pero kayo mga anak na may gumagamit ng droga, nakalala, pinalaya na kung ganyan sa kan. O bubuti ba? Dumala. Tanda na ako kung saan-saan. So, ang kalayaan kasi, ang tunay na kalayaan, yung malaya ang konsensya natin. Yung maging malinis ang konsensya natin. Pangako po, bigyan ang mga bulat at makakakita
Dia tak mungkin lada bulan. Kata-kata ay pinipak na using. Bulan siya, pero namamalimus. Kumikita siya doon. Nang bibigyan siya ng tulong at may free operation sa kata-kata, ginakakita na siya. Kaya na, wala na siya ka ng buhay. Nawala siya ng buhay kasi nakakakita na siya. Ginawa niya, nakulang-ulangan din siya para patuloy ng Anonymous. Mas binibigyan niya ng kahalagahan ang pagiging kulang dahil kumikita siya sa pagiging kulang. Kung siya makakakita na, hindi na siya kikita. Kaya, ganun pa rin. The attitude matters. Ang binibigay sa akin ng Panginoon ay hindi lang ayuda, but what matters is kapasidad. Na kung kaya natin makakakita, hindi lang natin makita yung bagay na nasa harap natin, meron tayong pananaw sa buhay. Mas malawak ang pananaw natin sa buhay. Meron tayong kapasidad na iahon ang ating sarili. Meron din ang kilala ng tao sa isang parokya na siya nakatira lang sa ilalim ng tulong. Kasi hindi na siya tinatanggap, tinatakwil siya ng kanyang mga kabataan. Kasi yung paan niya nalalanta na sa daydaging siya, nalalanta na sa ukod. Kaya nung tinutahan namin, umapit siya kasi umapit siya, umapak yung isang paan niya na nalalanta. Eh, nung pag-aapak sa lupa, pinayakan niya na nararamdaman ang kirot. Kaya tumalsit. Tumalsit yung buod. Kasi yung buong paa ay puno na ng buod. Tinulungan siya ng parokya. Tinutoy yung paa niya. Tulad siya ng paa, pero alam mo naman kung wala ng paa, pili ko naman kumayo at mag-crunches, diba? At sabi mo balik sa normal. Inaawayan kasi, inaayawan na siya ng kanyang mga magulang at kanyang mga kawalanan. Kaya napakabago yung paa niya na nalalanta sa buhay. Binalik siya doon sa bahay ng kanyang kawalanan. Pero sa halip na siya bumangon at mag-practice ng crutches, hindi na siya nagbangon. Nasanay na siyang humiga. Nasanay na siyang dalhan ng pagkain at doon na lang kumain siya, doon na rin siya tuloy sa kanyang higaan. At doon na. Kaya kahit anuman ang gagawin ng Diyos para sa atin, bigyan lang tayo ng mga maraming bagay. Kung may itutulong man ang isang tao, meron na itutulong sa pag hindi namin kukunin ang oportunidad na yun, ang kapangyarihan na yun na iahon ng ating sarili, na baguhin ang ating pananaw, at kumapit sa Diyos na siya aakay sa atin upang maibalik sa atin ang kaganapan ng buhay, wala rin niya. Manunod pa rin tayo. Kaya po, tingnan ninyo, ang ganda na sinabi ng ating Panginoon, pero sa katapusan, sa huli, itong ating Ebanghelyo, siya'y itinakwil ng kanyang mga kapayapaan. Bakit? Kasi sinabi ng ating Panginoon, walang propeta na tinatanggap ang kanyang sariling bayan. Kasi yung mga tao, yung mga kabayan niya, ayaw kinig sa isang propeta na nagsasalita tungkol sa pagpapanibago sa sarili.
Siguro ay si Jesus kung initially tinatanggap ng mga tao kasi maraming mga ilang yung ginagawa. Yung mga mata ang mga tao na nangailangan lumalapit sa ating Panginoon. Pero nang magsainan siya tungkol sa pagkakalagado sa sarili, tungkol sa pagtakwin sa kasalanan at paggawa ng mabuti, ayon, itinatakwin na siya. Kasi ayaw makinig ng mga tao sa tunay at totoong mabuting balita. Ang mabuting balita ay yung mga nanalo tayo sa loob. Ang tunay na mabuting balita ay meron tayong kapasidad na gumawa para sa sarili, para sa kapwa, para sa bayan, para sa Diyos. Gawain sa ating pagiging Kristiyano ay nakaglawan tayo sa ilaw ng Panginoon. Ilaw na nagsasaad ng kalayaan, ng kapasidad, ng kabunihan, ng ating tuloy upang lumago ng bawat isa. Dalawa bukas. Tinanggap si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makakilig ka namin. Magpasawalang hanggan. Thank you.
ng Diyos ang aming makapangyarihan sa
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at Nagdanang Kapalingan. Thank you.
Thank you.
ako ng San Lorenzo Band leading this parish. Mother of Perpetual Love Bossy Paris, Reverend Father Milagro Gabon Jr. San Isidro Labrador Parish, Reverend Father Benito Buscillano, and Reverend Father Mario Pepin Osa. Our Lady of Nazareth Bossy Parish, Reverend Father Joseph Fidel Gaura. St. Joseph the Burger Parish, Reverend Father Leon G. Correa, and Reverend Father Eduardo I. Domingo Jr. Most Sacred Heart of Jesus Parish, Reverend Father Francisco Santos. Santo Cristo Bossy Parish, Reverend Father Anthony C. Chan. Christ the King Parish, Reverend Father Eric Bagay. Sagrada Familia Parish, Reverend Father Candido Pobre Jr. Our Lady of Assumption Classic Parish, Reverend Father Oscar Crescentura. Santo Rosario Parish, Reverend Father Bernabe de la Cruz, and Reverend Father Walter A. Aragon. Virgen de las Flores Parish, Reverend Father Mario Evangelista. Our Lady of Guadalupe Parish, Reverend Father Ronaldo Samonte. At ang ating palauling pari, Reverend Father Jinx Garcia. Reverend Father Arvin Ray C. Jimenez. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Maligayang pakikisa sa ika-apat na araw na pagdiriwang ng Tanglawan Festival, kung saan atin po masasaksihan ang Indak Parangal kay San Jose na lalahukan ng iba't ibang mananayaw mula sa iba't ibang bikarya ng San Jose. Ang kanilang paghinda ay pagbibigay parangal kay San Jose Manggagawa. Sa pagkakataong ito, ibibigyan po natin ang daan upang magbigay ng kanyang mensahe ang ama ng lungsod ng San Jose del Monte, Mayor Arthur B. Lopez. Para palapit sa ating simbahan at ito ay ito natin mapalagana
Thank you.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Nako, tinatamad na parang nasira ng ulan. Magandang hapon pa rin kahit umulan.
isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Nakuli parang kay Father Benny ang palakpak niyo para sa Panginoon na palakpak. Pinakamalakas! Yung may kasamang sigawon! Purihin ang Diyos. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Unang-una na dito sa atin sa San Jose del Monte, ang simbahan at ang pamahalaan hindi magkaaway. Amen? Nagtutulungan. Kaya nga, pwede natin gamitin yung sinasabi sa banal na kasulatan. Matthew chapter 5, verse 14. A city set on the hill. Sabi doon, isang lungsod na nasa ibabaw at nagliliwanag, hindi pwedeng itago, cannot be hidden. Yan ang San Jose del Monte dahil sa pamamatnubay ng Diyos, ang mga nasa pamahalaan ay may takot sa Diyos, kaya naman ang ating lungsod ay tanglaw na tanglaw, nagliliwanag. Palakpak naman po kayo! Atin pong ipapakilala ngayon ang lahat ng mga kalahok sa ating indak, sa ating festival na ito ng tanglawan. Ang mga mangyari po pag natawag, tumayo at humiyaw. Okay, unahin na natin ang parokya at mamamayan mula sa parokya ng San Lorenzo Ruiz, Pleasant Hills Subdivision, Barangay San Manuel, sa pamamahala ng inyong kurang baroko, Reverendo Padre Bon Tetanco. Magsitayo po. Magsitayo. Masa? Ha? Anadon, anadon. May dala lang ang mga pala. Palakpakan naman natin ang parokya ng San Lorenzo Ruiz. Okay. Ah, okay, sige. Ang susunod, ang pinakamagandang parokya. Ang parokya ng San Isidro Labrador. sa Buzon, sa pangunguna ng Poging Pari. Kapal ng mukha, si Father Benny Rustiniano. Taas ako ang kamay. Wala na, nandun na, sasayaw na. Okay. At ang susunod, ang parokya ng San Pedro Apostol, diyan dito sa atin sa Tungkong Mangga, sa pangunguna ng talagang simpatikong pari nila si Father Mulong Perez at ang makatuwang na pari si Father Divino Kayanan. Palakpakan po natin sila. Ang susunod, ang parokyano at mamamayan mula sa parokya ng Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Barangay Minuyan, sa pamamahala ng kanilang ura paroko si Father Bernabe B. de la Cruz, kasama ang kanyang kasamang pari si Father Arthur Aragon. Palakpakan po natin sila. Ang mga parokyan at mamamayan naman mula sa parokya ng Virgen de las Flores sa Barangay Inde, sa pamamahala ng kanilang punong paroko, Reverend Father Mar Evangelista. Palakpakan po natin sila. Mga parokyano at mamamayan ng parokya ng Our Lady of Lazaret, Barangay Luzon, sa pamamahala ng kanilang talaga namang ipinagmamalaki ng pangit si Father Fidel Raura. Palakpakan natin. Ang parokya at mamamayan mula sa parokya ng Our Lady of Perpetual Health, Wasay Parish, sa Barangay Gaya-Gaya, sa pamamahala ng kanilang batang-batang muna paroko, Reverend Father o tagapagayos ng parokya na si Reverend Father Menandro Nabo Jr. Palakpakan natin. Oh, talaga naman, may matak. Ang susunod, masakop ng ating bigarya sa pamamahala ng kanilang kura paroko, aking classmate, si Father G-Boy Samonte. Palakpakan natin.
mula naman sa parokya at mamamayan mula sa parokya na Quasay Parish ng Our Lady of Assumption sa Barangay Assumption sa pamamahala ng kanilang kura, ng kanilang priest in charge, Reverend Father Oscar Christian Duran. Kayo din ang parokya na mamayan mula sa parokya ng Sagrada Familia sa Area B sa Pampanay sa pamamahala ng kanilang pura parokyo, Reverend Father Candido Jun Cobre. Palakpakan natin. Talaga naman. Ang mga parokya at mamamayan mula sa parokya ng Santo Cristo Quasay Parish, Barangay Santo Cristo sa pamamahala ng kanilang simpatiko pura parokyo, si Father Anthony Chan. Palakpakan natin. Mga propyan at mamamayan mula sa parokya ng Sacred Heart of Jesus Parish, Barangay Francisco Host, sa pamamahala ng kanilang pura parokyo, si Father Jojo Santos. Yes. Sa mga propyan at mamamayan mula sa parokya ng Cristo Mari, Area H, sa Pampanay, sa pamamahala ng kanilang napakagwang kumpari, si Father Eric Bagalay. At siyempre, ang ating host parish, ang mga parokyano, mamamayan dito sa parokya sa bayan, ang pinakainang simbahan ng San Jose del Monte, ang St. Joseph the Worker Parish, dito sa poblasyon, sa pamamahala ni Father Len Coronel at Father Len Coronel at ni Father Gary Toribio. Palakpakan natin! At dahil po kong naabasan, opisyal ko pong pinapahayag kayo na pagsisimula ng ating Kalawan Festival, ang Hinda Bayan ng ating festival na ito. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay, mas malakas pa yung palakpak sa pare? Dapat mas malakas ang palakpak sa Diyos. Maraming salamat, Reverendo Padre Benito Justiniano. Marapalak-palapak naman po natin. At sa pagkakatang ito, mga kaibigan, ay atin na po masasaksihan ang Indak Parangal kay San Jose, dala ang seryales, mga pailaw na bulaklak at parol. Thank you.
Parokya ng San Lorenzo Ruiz de Manila, Reverend Father Von Blanco. Noong 24 ng Setyembre taong 2000, itinatag ni Obispo Emerito ng Malolos, Obispo Orlando Villalimón, ang Brother Parish ng San Lorenzo Ruiz de Manila sa Pleasant Hill Subdivision ng Barangay San Rafael sa Setyembre taong sa pamamahalan ng pura na itinatag ni Reverendo Padre Marta, ay naitayo ang maraming simbahan sa San Lorenzo Ruiz noong 2005. At noong 22 ng Enero 2006, ang quasi parish ng San Lorenzo Ruiz ay naginganap na parokya at kahit sabay nito ay naitayo ang maraming simbahan sa paunungan ng dating obispo, Obispo Jose Rivelos. Ang parokya ay nasa pamamagubay ng mahal na patron sa San Lorenzo Ruiz, ang kaunawaan ng Pilipinong Santo at Martinez. Ang ating bisita ay San Pedro Apostol na siya ang lapit upang magsasabi ng parokya.
Thank you.
Thank you.
continue to open sa division of the homes coming for at ang sinong pagkulong na matatanggalan sa loob ng Manilawi na ang mga lumit na nagbagod na siya para ng patrol ay dinalang sa pagkatsang patrol ng isang buwis at buwan. Sinasabi ito sa pagdumala ng lima ng mga lumit na nagbagod at marami ang mga patrol na sila ay mabalik sa kanilang sakit. Ang mga tao dito ay
sa pamamahala ng bagong tangkat na Santong Cristo Basin Parish. Sa kasalukuyan ay nasasabog ng ating parokya ang mga barangay ng Francisco Mosca, Francisco Mosca Lago, Francisco Mosca Lago, Francisco Mosca Lago, na hindi na ang ilang pagkakit sa Santong Cristo. Lagi kulang-kulang para pemimpin, si Brian
pamahalin po ay tumalikan po tayo sa ating mga upuan. At maya-maya naman po ay magkakaroon po tayo ng ating photo opportunity together with our mayor, with our congresswoman, with our vice mayor, and other city officials. Again, pinapaalala lang po namin kung nagkakaroon po lahat sa kanilang mga upuan. Muli po, ang ating pinapasalapan sa lahat ng mga kamahali ng ating imbang para ng distance, St. Peter the Apostles Parish, St. San Lorenzo Ruiz Parish, Mother Professor Love Bossy Parish, San Isidro de Labor Parish, Our Lady of Nazareth Bossy Parish, St. Joseph the Burger Parish, Most Sacred Heart of Jesus Parish, San Lorenzo Bossy Parish, Christ the King Parish, Sagrada Familia Parish, Our Lady of Assumption Bossy Parish, Santa Rosario Parish, Virgen de la Paz Flores Parish, and Our Lady of Guadalupe Parish. Malakas sa palakpakan na po para sa ating lahat. At this point, habang lahat po ng mga nagtatrabaho sa ating lahat para ng kay Celestine ay makakaroon na po ng regalo mula kay Mayor Harper Bjorn.
Tama-tama, baby.
And yet ready, San Pedro Apostol Parish. Yet ready, San Pedro Apostol Parish. Muli po ang aming puso at pasasalama sa lahat ng isa sa ating kapangal kay San Jose. Our Lady of Holy Rosary Parish. Our Lady of the Holy Rosary Parish. Sa pamumuna ang bilang namin ay pagpapahit, pagpapasabulan ay pagpapahit, pagpapasabulan ay pagpapasabulan.
Jerry, Arminio, Kasangon, Kwasi Karish, Eva, you can follow us on Islam, Quran.
Lord.